good day. Ako po si Helen Doctor. Ano ko po, kwento ko po yung part 2 ng buhay ko. Diba nasabi ko dun sa part 1 na papatayin kami ng NPA kasi yung kapatid ng tatay ko sumanib sa NPA. Binawing ko lang. Hindi kami nila mapapatay kasi marami kaming aso, diba? Tapos, kaya nagtataka kami gabi-gabi, maraming maraming aso na kumakahon. Yun pala, pinaplanuhan kami papatay. At dahil sa aso namin, at sa mga baril na pinahiram sa amin ng pulis at mga bala. Kasi alam yun ng kapatid ng tatay ko. Hindi niya kami malusog. At sa aso namin na napakadami na umaaligid sila sa bahay namin kasi gusto nilang pasukin at papatayin kami, mag-anak kami lahat. Dahil gustong sakupin ng kapatid ng papa ko yung ari-arian namin doon sa Santa Catalina ni Cruz Oriente. Kaya nung nabalitaan namin yun, nung gabi na yun, tumakas kami. Pumunta kami sa Santa Catalina, diba? Magigrid 2 pa lang ako ng time. Pagkatapos, ayun, nakatakas kami. Nagdala lang kami ng kalahating bigas. Pero yung ano namin, yung may palay pa kami na anihin na isang mga ilang hektarya pa. Tapos yung isang bahay namin, punong-puno ng palay at saka mais. Saka marami pa kami tanim na mga kamuti, saging, lahat ng pananim. Kasi masipag ang nanay. Tapos, yun, tumakas na kami. Pumunta kami ng Santa Catalina. Hindi na namin nakuha yung mga mais namin. Kaya, naghirap kami ng tubig. Hindi na namin nakuha. Ngayon, sa Santa Catalina, sa lungsod ng Santa Catalina kasi sa kakayan, bukid ng kakha kami na. Nakatila kami sa malapit sa palayan ng ibang tao. Ngayon, nangangani na lang kami doon para yung pag may share kami, halimbawa, makaani kami ng isang sako, hati-hatiin yun ng 8. Tumpok. Ika-8 tumpok sa amin yun. Nakunti lang. Kasi napakarami din hinangangan. Tsaka pa lang kami makakain. Tapos pag may hinog na yung kapitbahay namin, may hinog na na palay, binabantayan din namin kasi hindi namin alam kung kailan. Kaya hindi ako pinapapasok ng nanay. Sa totoo lang, matalino sana ang pangalawa ko sa klase sa grade 1. Kaso hindi ako nakapatong ng, hindi ako nakapasok ng pasok. Dahil sa matalino ako, minsan nakapapasok, nakapasok. Hindi ako naging first honor, naging second honor.
Tapos pangalawa, nung crypto na ako. Yun. Kasi dati, noong panahon, 8 years old na yung grade 1. Magna 9 years old ako. Noon, crypto pa lang. Doon sa probinsya. Ganon kami. Ganon doon. Tapos nung ano ako, magdadalaga na ako. Kasi 9 years old, magdadalaga hindi na yun, diba? Ayun. Sa Bisaya, gipabulanan niya sa among akong kinikanan doon sa ibang bahay. Kinukunan kami ng pera na magkano isang buwan. 300 isang buwan. Kaya 150. Yan, nagtatrabaho ako sa ibang bahay. Tapos, yung sweldo ko, 300 pesos lang. Kinukuha na yan ang magulang. Tapos, diba, nakuwento ko sa inyo na wala akong chinelas. Pag dumaan yung mga klase ko, wala akong chinelas. Nagtatago ako sa damuan, kinatakot ko yung paa. Pag doon yung hiya ako na lang. Wala akong chinelas, hindi ako nakakapili. Tapos, gusto kong pumunta dito sa Maynila. May agency doon na malapit sa amin. Sumama ako sa agency kasi wala naman kami wala naman kaming pera na pamasahe papunta dito sa Maynila. Kaya, ano ako ng agency, sumama ako sa agency, sila naman ang sabi sa akin. Ngayon, naghirap ako dito sa Maynila. Tapos, kinuha ako nung nagtitinda ng mga harina. Tapos, may boy siya, muntik na ako ng retain. Tapos, nagpabalik ako sa agency. Ngayon, kinuha na naman ako ng taga nabotas kayo. Iba na naman na ano ko. Katulong. Tapos, yun na. Lang ako. Kapadala ako sa nanay ko. No. Tapos yung amo ko, bagong panganak, yung lampin nila sa bata, pinapakusot sa akin para mawala yung tae sa initan. Kaya ang itim-itim ko, para akong nasa bukit. Grabe talaga ang paghihirap. Tapos, pagkano lang sahod ko, 400 pesos. Dito na yun sa Manila, 400. Tapos, yung nanay ko, nag-alala sa amin, pinapunta ako dito sa, at pumunta siya dito sa Manila. Hinanap niya. Yung mga ilang buwan yun, hindi ko kasi kinukuha yung sahod. Yung time na yun. Kinuha ng nanay ko yung sabon sa amo. Kinuha niya ako. Dinala niya ako sa amo niya. Dito sa Maisandro, Valenzuela. Ayan, katulong din yung nanay ko. Tapos nandun yung kapatid ko, factory ng bread yun. Tapos yung kapatid ko, nananahi ng mga bread yung sumunod sa amo. Tapos, yun, umuwi kami sa amin. Tapos yung tatay ko nasa Manlo, yun na lumipat na wala sa Santa Catalina. Kasi payag lang yung bahay namin. Butas-butas pa. Maliit na maliit. Ang hirap talaga ng pangalan. Tapos, sa madaling salita is, bumalik na naman ako dito sa Maynila.
merong nangangailangan doon sa Dumaguete ng ano, yung mga Tevez Montenegro. Tevez Montenegro. Ayaw sana akong tanggapin kasi bata para ako. Naawa sa akin yung matanda. Love ako ng matandang babae. Kinuhaan niya talaga. Tapos, ano, dyan sa Green Hills, ginawa akong patiwala. Dyan sa Green Hills. Green Hills, Mandaluyong. Natagal ako dyan kasi katiwala nila ako sa magandang bahay. Magandang bahay kasi mga Montenegro yung mga mayayang. Mga tawag namin sa kanila, senyorito at senyorita. Ay Inday, kasi sa Bisayang Inday. Parang baby yan. Dito sa Manila, ang Inday, parang katulog. Pero sa amin, hindi. Parang baby yan. Pag tinatawag ka ng Inday, parang baby. Mauna nga, open kayo ko dito. Naswertehan ko. Tapos malaking sahod ko, 800 na. Yun, sinusuporta ko pa rin sa nanay ko. Pati ate ko. Nagsumulat yung ate ko sa akin. Yung ate ko na naging salbahe siya nung nagkasakit ako nito. Hindi niya ako inalagaan, hindi niya akong patagin. Pero sinusuportahan ko siya noon. Bunta ako dun sa ano, ay tumawag yung nanay ko. Yun, lagi kong pinapadalhan ng pera yung nanay. Pagkatapos yung ate ko tumawag sa akin, pinigyan ko rin ng mga damit. Namili ako sa baklaran kahit hindi ako marunong magbiyahe noon. Sumakay ako doon sa Ortigas papuntang baklaran. Naglose ako. Namili ako ng mga damit ng mga anak niya para ipadala. Tapos pinadalahan ko rin sila ng pera. Tapos nung time na yun, nagkaroon ako ng boyfriend. Kasi yung kasama ko pinalitan, umalis sa amin kasi gusto ng nag-abroad yata yung kasama ko. Yung katiwala din. Ako na nakapalit doon. Tapos, nagkaroon ng bisita siya. Yung naging boyfriend. Siya si Efren Katan. Tapos, yun. Kiss-kiss lang kasi nga gusto niya akong anuhin. Ibang pag gusto niya akong yariin ako pero hindi ako pumapay pero nga probinsyana ako. Tapos ang nangyari kinahasa niya ako. Pinilit niya ako para makuha ako. Virgin pa ako. Yun, busak kasi boyfriend ko naman siya. Nangyari sa amin mga 3 times. Hala, nabuntis agad. Nabuntis ka agad. Nung nabuntis ako, nalaman nila na mga kapatid niya dito sa Manila. At sila Bibi Katan at Eleni Katan. Nalaman ng mga kapatid kasi ay nabuntis sa mga ang ginawa nila. Pina-escape po nila yung lalaki. Pina-uwi nila. Itagasa din yung lalaki, taga-anin din. Pero malayo ng lugar. Ang ginawa ko, kasi 4 months na yun dyan, umuwi ako, sinundan ko. Tapos pinuntahan ko dun sa kanila, siyempre, lalaki, may malaman sa kanila. Ang nangyari sa akin, ang ginawa niya, dinaan niya ako sa maraming kakahuyan na hindi dapat daanin papunta doon sa kanya. Baka kasi makita ako ng mga kapitbahay na nakakahiya.
nakakaya pa. Lalaki siya, nakakaya pa. Kaya ang kinawa ko, wala, nakapang babae na ako, siyempre. Pero yung nanay niya, masama na tingin sa akin. Ayaw niya, ayaw talaga sa isa pa, mahirap lang kami. Ang gusto nila, makapingit sila ng babaeng mayaman para sa anak nila. Sila, tama lang sila din. Hindi naman sila mayaman. Pero, kaya gusto siguro nila makapingit. Pero ako hindi. Ang hinahabol ko is pamilya. Pamilya. Kasi sa probinsya na ako, gusto ko ng buong pamilya at may pamilya ang pangarap. Mahirap man, dahil kami, kahit mahirap kami, masaya kami. Sasama yung magkulang. Ngayon, nang nangyari, iti ando na, nagkulong-kulong yung ano. Ngayon, yung lalaki, sumama sa akin, dun sa bahay namin. Nandun siya for 3 days. Pumunta sa amin. Ngayon, nung pumunta siya sa amin, edi, wala nga siyang pera. Pinakain ko pa rin sa amin. Bayan ng magulang. Tapos, sabi niya sa akin, nagpaalam siya. Uwi ako sa amin dahil uwi ako. Yung safety. Sige. Tapos ang ginawa niya di umalis. Sabi sa Friday, babalik ako. Hinahantay ko ng Friday. At wala, hindi na siya bumalik. Hindi siya bumalik. Sa akin, sa amin. Hindi siya bumalik. Mga ilang Friday ang hinintay ko. Mga ilang buwan na Friday. Wala, hintay lang talaga ako na hintay. Baka dumating siya. Next Friday. Sabi ng nanay ko, Uday, sabi niya, pag gusto ka ng tao, babalik. Kahit malayo ka ngayon, babalik. E di, nabintay lang. Ang kinawa ko, sobra na ilang buwan na, pumunta ko sa kanila, ulit, pumunta. Ngayon, yung dadaanan namin, yung bahay nila, mayroon siya kamag-anak, bago paakit dun sa bahay nila, sa Siapo. Siapo, ano, malapit siya sa Tampi. Tampi. Negros Oriental Paket siya. Siapo. Yung kanila sa Siapo. Malapit sa Paes. Unan sa Paes. Tapos, Babinay. Tapos, Tampi. Yan. Yan ang mga lugar. Tapos, pinuntahan ko. At punta pa lang ako sa kanila. Nakita rin namin. Ngayon, hindi niya alam kung paano niya ipaliwanag sa akin. Alam mo yun ba ginawa? Nila? Kaya pala hindi na nakabalik yung lalaki sa akin? Pina-escape po na naman nila. Pinabalik nila dito sa Maynila. Tingnan mo ang ginawa nila. Pinalayas na naman nila. At pinagbilin daw ng lalaki na huwag akong pabayaan. Tinanggap nila ako sa bahay nila. Tinanggap nila. Pinagulog nila. Pinagupasan pa kami bumalik ng punta sa akin. Kasi medyo mga nagbadyay pa. Sasakay pa ng bus eh. Pagpunta Manuyon. Pagkatapos, nasa Manuyon. Namalaya sila pero hindi kasama yung lalaki. Nagdala sila ng handa. Nagdala sila ng handa. Hiningi nila yung kamay ko. Dinala nila ako sa kanila, sa Siapo. At doon daw ako manganak. Butsukoy! Huwag! Butsukoy! Alis! Alis dyan! Alis! Alis! Alis dyan! Alis! 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 Excuse lang, excuse. Yun, doon daw ako manganak sa kanila. Tinuwaan nila. Yun, ako tagalinis ng bahay. Pagalinis ng bahay nila at sabi daw ng lalaki pag may sulat yung lalaki, hindi nila pinapabasa sa akin. Sila lang nagsusulatan ng nanay. Tapos pag sumulat ako, inaagaw niya. Kagalit siya pagka nagsusumbong. Ngayon, pagka ano,
sabi daw ng lalaki, hintayin ko daw siya ng April at magpapakasal daw kami. Diyos ko, nakailang April? Sabi daw, hindi daw kasi karirigula lang daw sa trabaho. Hindi, naintindihan ko. Naintindihan ko. O, de, para daw sa kinabukasan na. Ulit na naman, mga pangatlong taon na naman, nandun ako sa kanila para akong katulong. Ginawa katulong. Tagalapa, tagalinis. Babantay ako sa anak ko. Tapos, nagpadala lang yung lalaki. Hindi ako pinapadala ng lalaki ng pera. Kahit sumasaho, pinagpadala lang ang sapatos at yung mga damit, yun lang. Wala, pagka, ano, tuwing ito, kawawa ako, kumakain ako, tapos yung nanay nila, pag kumakain ako, dahak ng dahak. Ganun, pag kumakain ako. Parang ayaw ako pakainin, siyempre, dire-dire ako pagka ganun. Kahit nahihirap lang kami, hindi naman ganyan. Hindi naman ganun ang palaki sa amin, bastos. Hindi ako nakatapos sa pag-aaral. Marunong naman ako ng speed. Katapos nun, pang-apat na taon. Ayun na. Ang tiis lang talaga ako ng apat na taon na nakatira sa kanila. Naghihintay sa lalaki na pakasalan. Pagkatapos, ng piyesta na ulit. Sa piyesta, dapat pakasal. Ang umuwi yung ano lang kapatid. Sabi daw, hindi pa daw mo. Ang ginawa ko, sabi ko, ay, sabi ko, ma'am, sabi ko dun sa parents ng hindi na lang, tatanggapin ko na lang po na anak niya. Hindi ko na po habulin siya. Ang ginawa niya, pumunta kami dito sa Maynila. Sinama nila ako para makita ko yung anak niya. Kumari, napaka-pila. Nung nandito na ako sa Manila, yung anak ko, malaki na. Sumususo sa akin. Sumususo sa akin. Ngayon yung lalaki, gusto lumapit sa akin at pag-usap. Parang nahihiya siya sa akin. Ang ginawa nila, pinagbantaan nila na huwag akong lapitan. Huli ko na nila. E di, tawag nito. Ang sabi nila sa akin, maghintay pa rin daw ako. Hindi na, sumurrender na ako. Sumurrender na ako. Ang ginawa ako, kinawa ko yung anak ko. Wala pa yun, hindi pa pala. Nung time na yun, sabi niya, hintayin mo muna si Efren. Mag-uusap ko. Kinausap ko nung lalaki. Sabi ko, ano ba? Papakasalan mo ba ako? Hindi siya makasagot na hindi. Hindi naman siya makasagot na oo. Hindi nawa ko, ano? Sabi ko, ito papilitan yung sarili ko, diba? E di sabi nila, sige, ano? Sabi nila, pumasok ka na lang dito na, ano? Magtrabaho ka na lang. Awatin mo na. Iyak lang, awatin ko na lang daw yung anak ko. Siyempre, hindi sanay sa akin na malayo sa akin yung anak ko. Ang ginawa nila, pinaaawat nila. Naiiyak ako ng iyak kasi lumalaki yung suso, lumalabas yung gatas. Alam ko na yun na nabubutong yung bata. Pagkatapos, hindi, wala akong magawa. Dahil parang ayaw nila ako sa free. Naintindihan ko naman, kahit hindi ako nakatapos eh. Naintindihan ko naman, nakikita ko naman kung anong-ano nila. Ayun, pagkatapos yung time na yun, nakaipon ako ng pera kasi nagtrabaho ako sa Golden Kenjo Store dito sa May Quiapo, malapit sa May dyan sa May, malapit sa simbahan. May commission na ako, may sahod ako. Tapos yun, nakauwi ako sa kinawa ko yung tatay. Ang ginawa ng tatay hindi ko alam, sumakay kami ng barko, sumakay din yung tatay. Yung tatay na lolo ng bata. Si Mal na Mal daw niya yung anak ko. Ayun, di, sabi ko ganun. Di, wala ko matuloy. Wala kami sa kanila, pinabukasan, umay na ako sa amin. Sa Santa Catalina. Tumuloy ako sa ate ko. Ngayon, sa
Sabi ko, ayoko na talaga. Ayoko na, surrender na ako. Nawan lang ako katulong lahat-lahat. Mukha akong ita. Dahil sa sobrang itim ko sa kalaban. Mga ano nila doon sa ilog. Pagkatapos, umuwi ako sa ate ko. Di, hindi naman ako maano sa trabaho. Eh. Sanay ako sa trabaho. Nagtrabaho. Kinuha ako ng Chinese doon na mayroong restaurant. Tapos, ano ako, magsiserve ako. Tapos, yung sobrang pagkain nila, alam nila may anak ako. Tuwing umuwi ako, binibigyan nila akong pagkain. Mga sobra-sobra lang tapagan, binibigyan sa akin. Binibigyan ko rin yung ate ko. Pagkatapos, para makakain yung anak ko, yan, binibigyan ko ng pagkain kasi restaurant siya. Ngayon, yung lolo, dumalaw. Yung lolo, yung anak ko. Dumalaw. Pinabihan ko, lolo yun. Siniwan ko doon sa ate ko yung anak ko. Malapit lang naman. Walking distance. Kasi pala trabawan ko. Kasi pala nagtrabawa ko sa restaurant para mabuhay ko yung anak ko. Mabilis lang naman ako makakuha ng trabaho. Kasi sanay ako sa trabaho. Sanay ako sa hiyo. Tapos yung nangyari yun. Yung pagbalik ulit ng lolo, inakaw niya yung anak ko. Kinuha niya sa ate ko na walang paalam. Dinala niya mula Santa Catarina, Dumaguete, Cebu, to Manila. Ninakaw niya sa akin. Di, kidnapping yun, di ba? Di, anak ko yun. Wala pang 7 years yun yung anak ko para sa akin yun. Di ba sa akin lang. Ngayon, sobrang inis ko at ano ko talaga, galit. Konsulta ako sa police doon. Nakabitbayan ng ate. Yun, naalala ko yung ano, nirip ako ng tatay. Diba? Ng boyfriend ko, nirip niya ako. Dahil ko nun, hindi ko naman binigay yung sarili ko sa kanya ng pusa. Nirip niya ako. Yun, yung nangyari na yun. Ano tawag nito? Sinampan ko siya ng rape case. Sinalaysay ko kung paano nangyari. Eh di sabi ng ano doon, malaki ang ano ko din, malaki ang kaso yun. Pagkatapos, yung tatay, sinampahan ko ng kidnapping. Ngayon, di sinampahan, nagsampan ako ng kaso sa Santa Catalina. Ang ginawa nila, inano, tawag nito. Natanggap nila yung sorpina, yung lalaki, tsaka yung, ano, yung tatay ng anak ko, pati yung lolo. Kidnapping rape ang inano ko. Yun. Oh, tawag nito. Takot sila ng tanong. Pero yung ate ko, hindi ako tinulong. Kumbaga, dinaw niya ako dahil hindi ko daw kakayanin. Sabi sa akin, pabayaan. Kinagalitan ako ng ate ko. Pabayaan ko na lang daw yung anak ko. At least, ano daw, ang kinabukasan daw ng anak ko, pwede, wala na daw akong pupunahin. Nagiging single na daw ako. Sabi niya, hindi nila ako sinuportahan. Ngayon, ang ginawa ng ano, yung lalaking nakabuntis sa akin, sabi niya sa akin, maghintay pa daw ako dahil papakasalan pa lang daw niya ako. Nanghingi siya ng sorry sa akin. Eh doon pa lang, di ba, puwenta. Sumulat siya sa akin. Kasi nakatanggap siya ng subpoena eh. Tapos yung lolo, kidnap, di ba? Kinidnap niya yung anak ko. Wala siyang paalam, di ba? Kinidnap niya. Hindi malaking laban sana yung kaso. Yung ate ko lang, wala din na nila ako pati yung asawa. Hindi nila ako sinuportan. Siyempre, wala akong matiran sa Santa Catarina. Dahil ang tatay ko nasa Lapay na. Tapos, namatay na, excuse me. Ano? Hindi ko nanghingi ng sorry yung lolo. Ito ko na. Hindi na daw nila po kaya anak ko, patawarin daw sila sa mga nagawa nilang kasalanan, yung pag-kidnap at saka yung lalaki. Hindi pa naman daw siya nag-asawa, hindi ko din daw siya.
pinabayaan ko na lang sa kanila yung anak. Siyempre, hindi naman tayo, ano, pinabayaan ko na lang. Dahil nga, ginawa nila ako na hindi ko rin kaya lumaban sa husgado. At saka yung anak ko, wala daw ang maibigay na pinagpas. Naisip ko yun. Siguro may point din naman sa mga. Ginawa ko, pinabayaan ko na lang din sa kanila. Ngayon, yung time na yun, may naliligaw naman sa akin. Taga Santa Catalina. May naliligaw sa akin. Naliligaw na yun. Nabalita ng lolo, kaya kinuha yung bata. Kasi may naliligaw. Hindi ako ba dyan sa lolo? Parang may gusto sa akin. Kalang galit siya, kaya kinuha niya yung bata. Kinidnap niya. Ayaw niya akong pahiwalayin dun sa asawa niya, ay dun sa anak niya. Hindi naman sinabi ng anak niya sa akin na asawahin niya. Hindi naman ako pinrang. Kaya sabi ko, ano ba ito? Sabi ko, may naliligaw sa ako. Tumanggap na ako naman naligaw. Tapos sa mabilis na masalitaan, nagkaroon ako ng boyfriend. Ang masamang salit, ang masamang nangyari na naman, bumigay na naman. Akala ko, okay. Mahal na mahal. Mga ilang buwan pa bago ko sinabi. Agresibo yung lalaki. Akala ko naman, totoo na nagmamahal sa akin. Pwede pinatulan ko. Ayun, nabuntis na naman ako. Diyos, pangalawa ako. Pangalawa na nabuntis na naman ako. Ngayon, ang ginawa nung nanay, kasi walang trabaho nila. Pinapaano siya, pinaano ng security guard sa Dumaguete. Training para mag-apply kasi malaking tao. Ayun, ang nangyari. Ang gusto nila, pag nagkaanak ako, babae, alagaan daw. Pag lalaki daw, iwanan daw. Inutusan nila yung anak nila, iwanan ako dahil yung binubuntis ko, lalaki. Ayaw nila ng lalaki. Gusto nila babae. Kasi wala siyang alam na babae. Wala, Diyos ko, dahil ano pa nangyari sa buhay? Sumasadya ko din. Sa bahay din. Tumal lang ako. Doon ako sa tabi ng dagat. Bago pa yung dagat. Kasi malapit kami sa dagat. Distancing lang. Bahay ng ate ko, distancing lang ay dagat na. Kunting yapak lang, mga ilang step lang dagat. Huwag ko umano yung kinakausap ko si Lord. Ano Lord, bigay mo na to sa akin. Naawa ka naman sa akin. Sana asawahin na ako. Gusto ko naman maabuto pamilya. Ganun. Nagdadasal ako sa kaming dagat. Bago ako gumising, nagdadasal ako. Tapos, yung kuya ko nun, nakapangasawa siya ng tarasan na kamalit na. Hindi naman may kaya. Yung kuya ko kasi malalaga. Ngayon yung babae, katapobre sa side ng babae kasi may kaya yung side ng babae na napangasawa ng kuya ko. Ngayon, nakatira ako dun sa ano, dun uli sa parents ng lalaki kasi yung lalaki na naman, nandito na naman sa Manila, ang security guard siya. Iniwan na ko ulit yung sa bahay ng nanay. Mga isang taon lang, hindi na ako nagtagal. Ngayon, pumupunta ako dun sa kuya ko. Biro mo, inaapi nila ako. Ultimong pambili ng tawag nito, Bravo Biscuit. Wala ako. Parang takam na takam ako. Nakakain ako ng Bravo Biscuit. Dati, grabe guys. Ang pangitira sa buhay ko. Grabe. Tapos parang, tingin nila sa akin kasi napangalawa ang buntis na ako. Tapos, wala akong asawa. Ang sama-sama ko na. Napakasama ko ng babae. Ayun, bibigyan lang ako ng 20 pesos. Tapos, ang dami niyang huling ista. Ano, banyi-banyera. Tapos, bibigyan lang ako ng kunti. Tapos, yung mga ista pang hindi maganda. Ang ibibigay sa akin.
parang inahapi nila, inaparamdam nila na maghihirap, ay yan ka, maghihirap ka, ganun. Inaparosahan nila ako sa nangyari sa akin. Kaya ang ginawa ko, mga isang taon hindi pa umuwi nila. Umalis na ako sa pader, umuwi na naman ako sa nanay ko. Ngayon, doon na yung anak ko, dala-dala ko na. Pakalawang anak. Dinalak sa bahay namin. Doon sa Manhuyot. Ay, sa ano, sa Lapay. Negros Oriental. Ngayon, doon ako. Marami kami kamag-anak doon na mga mayayaman na. Kasi doon talaga yung pinaka tinirhan ng tatay ko pagkatapos. Meron silang share doon. Bininta ng lola ko. Pero yung mga side ng tatay ko, yumaman sila dahil sa milling, yung tubo, ginagawang sugar milling. Yung lupa nila, ginagawa ng sugar, tapos ginigiling yung ginagawang sugar. Kaya yumaman sila, nakakabili na sila ng mga sasakyan, tapos may mga maisan sila, may mga ano, tapos naawa sila sa akin, yung mga kamag-anak ko na yun, masaya na ako doon, sa amin, masaya na ako. Tapos may anak na ako, anak ko dala-dala ko na. Yung anak ko na dito sa Maynila, kinabayaan ko na siya sa tatay niya. Ngayon yung anak ko, dala-dala ko. Tapos yung mga kapitbahay namin na mga kamag-anak ko, pag nag-aanin sila, paanihin nila ako. Pero yung aanihin ko, sa akin lang yan, hindi nila ko kukunan. Kumbaga kung gaano kadami kung ilang sako yung naani ko, akin lang yun. Dahil naawa sila sa akin dahil dalagang ina nga ako. Tapos, sisilos na sa akin yung nanay ko tsaka yung tatay ko dahil nga pag umani ako madami. Pero pag nag-ani ako ng palay, pagkain namin yan, binibigay ko sa kanila, pinapagiling yan para maging bigas. Pagkatapos pag mais, kasi binibigay lang din sa akin lahat yun. Pinapatuyo ko, tapos binibenta sa usako. Thousand-thousand ang kinikita ko. Tapos masaya na ako. Nakipagbailihan na ako doon sa amin. Baili. Ana-ana, daghan nang naniligaw-ligaw sa akin. Pero hindi ako. Nag-iingat na ako. Pagkatapos masaya na ako. Tapos yun, hindi na ako naghihirap. Nakakapili na ako ng gusto ko. Tapos nabibilan ko yung anak ko. Pag nakabenta ako ng mais na ano, nabibilan ko na yung anak ko ng ano tawag nito, yung gatas. At saka nabibigyan ko na ng mga ulam, pang-ulam ng nanay ko. Yun sa pinagbintahan ng mais ko. Ayun, biglang sumulat kasi yung dalawang kapatid na babae nandito sa Manila. Sumulat yung tita ko para puntahan yung kapatid ko. Yung kapatid ko dito sa Manila, umiiyak kasi daw, naging addict na. At nirip daw ng asawa ng tita ko. Ayun, pumunta ako dito sa Manila, namamasahe na ako sa may pera na akong kinikita. Pinuntahan din ko yung kapatid ko. Ngayon dyan sa may, sa Manila, sa may, malapit sa Blooming Trip. Oo, bago mag-Blooming Trip. Dyan ako sinundo ng kapatid ko. Hindi naman pala. Yung kapatid ko katulong. Ngayon, katulong siya, tapos kinuha ako ng anak, naging katulong pa rin doon. Pero malaki-laki na yung sahod. Ngayon, masaya na yung buhay namin. Maliit lang ang sahod. Siyempre, may dalawa ng anak, pero yung anak ko, iniwan ko sa tatay ko. Lalaki, kasi din, dalawang lalaki. Pagkatapos nangyari na tawag nito, nag-be-off kami ng kapatid ko, nakakita ako na dumaan kami sa trako, papunta kami sa isa namin kapatid, papunta kami ng Kalintong. Ngayon nakadaan kami ng club. Ngayon nakalagay doon, kailangan 110 waitress at GRO. Eh, simple yung kapatid ko, 16 years old lang. 16 years old lang siya.
ako, in-apply ko, maganda ako, sexy. Tapos, ano tawag nito? Hindi lang sa pagmalaki, malaki, maganda ako. Tapos, marami lang akong kamot kasi may anak na ako. Hindi ako pwede mag-dancer or tiyaro. Ngayon, ang ginawa naman, pina-all the way ang kapatid ko. Pina-all the way siya. Doon na kami kumikita ng ipak-impak na pera at ako waitress kumikita na din. Yun, hanggang dito muna yung kwento ko. Marami pa, mataas pa yung kwento ko. Mataas pa po yung kwento ko. Ito yung part 2 ng kwento ko. Marami pang pangyayari na dapat yung abangan. Abangan niyo po ang kwento ng buhay ko. At ang pangyayari kung paano kami ng kapatid ko na nag-apply ng JR sa Quiapo, Manila. Thank you for watching. Please support me. Papasama supportahan niyo ako. Thank you and God bless you po. God bless you po. Love you all. Hanggang dito na lang. Magpo-post pa po ako ng part 3. Thank you so much. Bye-bye. Mwah!